she? Adelina. What are you doing here? Huh? Adelina. Who are you? Adelina. Huh? Adelina. Adeline! It's Adeline! What was she doing here? How could ya? Magpapaliwanag ako. No. I don't need your explanation. You're cheating on me. You lied to me. After professing and proposing your love, how could ya? Hindi ako nagtapat ng aking pag-ibig. Patawarin mo ako, Adeline. Pero hindi kita mahal. My heart, it's bursting in despair. How could you do this to me? I will never forgive you, okay? You will pay for this. You'll pay for this! Kala ko naman kung ano, teleserye lang pala. Alam mo, yung mga teleserye na yan, mga pa-love team na yan, maghihiwalay lang din yan. Huwag ka magpapaniwala sa mga ganyan, no? Ang lunch natin today, Cathy, sarsyadong ang palaya. Hindi porket nag-break kayo ni Paolo, eh hindi natutuwa ang love. Eh paano yung mga nag-live happily ever after? Happily ever after? Alam mo, Okla, yung nanay ko, hiniwalayan ng tatay ko. Kaya ayun, nandun sa US. Umiiyak gabi-gabi. Tapos ito naman si Paolo. Tagal namin, di ba? Dami kong ginawa para sa kanya. Hiniwalayan din ako. So ngayon, sabihin mo sa akin, Nakla, nasaan ang true love? Ha? Sarah. Pero best naman kasi. Huwag ka naman magsalita ng tapos. O paano pag nahanap mo si the one? One the one. Tigilan mo ako, Kla. Ayoko, ayoko. Never. Walang forever. Grabe, Peter ka talaga. Cheetah, now you will pay for what you've done to me. Adelina, anong ginagawa mo rito? It's Adeline. But anyway, if there is one thing that I hid from you, it's this. It's my Lola's black buckle magic. It's Filipino style. It's bitter, cruel, and spicy witchcraft. Ano ba yung mga pinagsasabi mo? Ora per ora. Avante mo, avante mo. Futura, futura. Bilang parusa, Roque. Ikaw ay aking hinahatulang. Hugutin ng kinabukasan at doon mapipiit hanggang sa kailanman. Tanging lunas lamang ay kapag nakakilala ka ng babae, iibig sa'yo ng tunay. Tanging halik niya lamang ang ahatak sa'yo dito pabalik. Ngunit, 7 araw lang ang iyong paghanap. 1 linggo ang iyong palugit.
So gusto mong maniwala kami sa'yo na kinulam ka ng film mong fiancé, tapos sinuka ka ng salamin, tapos sinapon ka lang dito? Iyon nga rin ang hindi ko maintindihan. Bahay ko pa rin naman ito. At ang sinasabi mong kwarto mo ay kwarto ko rin. Oh! Oh! Uy! Be! Uy, Be! At ano ang ginawa niyo sa aking salas? Bakit niyo ginawang tindahan? Makulit mo, no? Sala ko to. Dito ako tumira, dito ako lumaki, dito lumaki nanay ko, at dito pinanganak ang lola ko. Aking bahay to, hindi sa'yo. Are you drugs? Bakit ganyan kayo magsalita? At ang inyong pananamit? Bakit kakaiba? Dos mil bentetres? Ang taon ay dos mil bentetres? Ang taray mo ah! 2023 na may pa-Spanish ka pa! Ngayon nauunawaan ko na. Totoo ang sumpa ni Adelina. Adelina? Mula taong 1926, hinigop ako papunta rito sa hinaharap. Milnovi? Anong taong sabi mo? 1926. Hakla! Sumunodan mo ako! Dali, hindi ko nananaginip! Hakla! Gising ka, hindi ka nananaginip! Ano pangalan mo? Roque. Roque Altimar. Altimar? Akla, bantayan mo to. Ipupunta lang ako. Uy! Akla, saan ka pupunta? Huwag mo kong iwan. Naalala ko nung bata pa ako, laging kinakwento sa akin ng lola ko na hindi naman daw talaga ang pamilya nila ang may-ari ng bahay nito. Sila lang ng nanay niya ang caretaker. At ang original na may-ari ng bahay ay ang pamilya Altimar. Pero walang natirang descendants sa mga Altimar. Wala rin kahit sinong kamag-anak ang nag-claim ng bahay. Kaya napunta na lang to sa lola ko. Kaya dito na kami nabuhay at lumaki. Itinago niyo pala ang litrato namin na mahabang panahon. Hindi ako. Yung lola ko. Ang nanay ng lola ko, mayordoma niyo. Sino ba ang lola mo? Si Lola Taling. Pangalan niya, Catalina Avila. Lola mo si Catalina? Oo! Sanggol pa lamang siya nung inalis ako sa aking panahon. Ha? Teka, pero di ba sabi mo, pwede ka pang makabalik sa inyo. E paano ba? Oo nga. Ang halik ng tunay na pag-ibig. Iyon daw ang luna sa sumpa. Okay. Game. Ako na. Tabi mo, Kati. I volunteer. Let's go. Let's do it. I'm ready. Uy, ang harot ah. Kalmahan mo naman. Bawal. Pero kailangan ko magmadali. Dahil 7 araw lang ang binigay na palugit ng sumpa. Sandali nga lang. Bakit ka ba kasi sinumpa ng girlfriend mo? Ano bang ginawa mo? Nahuli niya akong may kasamang ibang babae. Eh, kaya naman pala. Pero hindi ako masamang tao. Ganun ba kalala ang kasalanan ko? Pakusahan ako ng ganito? Oo, oo! Alam mo, ang mga lalaking kagaya mo na nanuloko, dapat pinaparusahan talaga. Deserve na deserve mo yan! Paulo naman, 5 years, sasayangin mo para sa babae mo? I'm sorry, Kathy. Mahal ko na siya. Ilang taon pa lang niloko nung lalaking yun si Kathy. Bakit hindi na lang niya hiniwalayan nung nalaman niya? Eh, mahal niya.
So binigyan niya ng maraming chance. Eh ito na bang si Paolo, nangako naman siya kay Cathy na hindi niya nalolokohin ulit. Pero ayun, binawa pa rin. Kung ganun, eh bakit pa ako sa panahong ito ipinadala? Ipinatapon? Siguradong hindi ako tutulungan ng kaibigan mo. Tuluyan na ba ako mabubulok sa mundong ito? Hindi. Di ako papayag. Di pwedeng ma-stuck ka dito sa amin, no? Kapag isip-isip na rin ako. Tutulungan na lang kita. Tsaka, sabi rin ng lola ko, di dahil sa pamilya nyo, di namin makukuha tong bahay na to. Kaya kahit doon man lang, nagpapasalamat na ako. Talaga? Maraming salamat. Pero, paano niyo ako may pagkakasundo sa isang dilag nang hindi ako lumalabas ng bahay na ito? 2023 na. Pwede na tayo maghanap ng jowa online. Magpapogi ka na lang sa dating app. Ayan. Smile! Stylist, pwedeng pakiayos yung buhok. Ba't ako? Akla, ako na nga yung nagiging photographer dito. Ikaw naman maging stylist dyan. Kuna. Ay, may pawis. Pwedeng pakipunasan yung sa noo. Daming mga request ito eh. Salamat. Last na. Pwede paki-unbutton yung shirt? Ha? Kailangan pa ba yun? Oo naman. Di ba nga nagpapayami tayo? Kailangan yun doon na. Ako na. Sige, go. Okay, ayan na. Okay. Puso tayo ulit. Okay. Ayan! Ang ganda! Isa pa, oh. Ayan, I love it. Oh, ayan. Gusto mo yan. Ang smart. Maganda din. Ayaw ko sa kanya. Ayaw, okay. Oh, ayan. Sexy. Kissable pa yung lips, bet. Ayaw ko pa rin sa kanya. Hindi rin. Okay. Next. Uy, pwede ba? Kahit sino na lang dyan. Para naman makauwi ka na sa inyo. Kaya na nga. O ito. O yan. Pwede na yan. Lolo Roque, ano bang type mo? Okay ka lang ba, bes? Buka ng ubo ha. Wait lang, kung hanan kitang tubig. Uy, bes! Wait lang. Kasi ako lang. Ayos ka lang ba? Mm-mm. May nagawa o nasabi ba ako masama kanina? Ano naman, bakit? Wala. Nasabi na kasi sa akin ni Eros ang masama mong karanasan sa pag-ibig. Kaya naiintindihan ko kung galit ka sa akin. O diba, hindi naman tayo close eh. Wala kang karapatan para sabihin na naiintindihan mo ako. Pagpaumanhin mo ko. Mabuti pa at magpahinga ka na. Oo na ka na. Wakla, inulong ka muna. Thank you. Umamin ka nga sa akin. May spark. Ala, baliw. Hindi kaya? Nalabas first sight siya sa'yo. At ikaw sa kanya! Ay, akla. Di ba hindi ako naniniwala sa true love? Tingin mo maniniwala pa ako sa love at first sight na yan? Alam mo, mabuti pa. Hanapan na natin siya ng kadate niya para makaalis na yung rocking yan. Ayoko na ma-stress.
Gusto ko na magising sa panaginip na to. Oh. Ano to? Pagkain. Lamang. Niluto mo? Oo naman. Ano, tatayo ka lang ba dyan o sasaluhan mo ako kumain? Wow. At nilinis ko na rin ang mga silid. Bukas, papalitan ko ang mga kurtina ng mga bintana. Kababae mong tao, di ka marunong maglaba ng sarili mong kurtina. Ang alikabok. Uy, di porket babae ako, dapat expert akong maglaba, maglinis. Dito sa panahon namin ngayon, pantay ang lalaki, pati babae. Kaya nga ho, naglaba ako. Gulat ka, no? Akala mo, isa lang akong anak mayaman na walang pakialam sa nakaramdaman ng kapwa niya. Napalikero lang ako at doon na nagtatapos yun. Oh. Ayos ka lang ba? Maraming salamat. Pero alam niyo ba, sa panahon ko, 26 lang ako. Sa panahon mo yun. Pero dito, 122 ka na, Lolo. O sige na, i-blow mo na yan, Lolo Roque. At huwag mong kalimutan mag-wish. Yay! Alam ko na ang wish mo. Na makabalik ka sa panahon mo para makapag-sorry ka na kay Adelina at makipagbalikan sa kanya. No. Hindi yun ang hiniling ko, Kathy. Dapat pala makahanap ka na ng kadate mo sa Cupid's dating app. Para, alam mo yun, deadline mo na bukas, bahala ka. Oo nga. Diba? Kami na bahala ni Eros sa pa-dinner date niya dito sa bahay. Ayoko mga babae sa larawan. Wala akong mapili. Hindi ko makikilala ang isang babae ng larawan at pambobola lang nila sa mensahe ang basehan ko. Oh, sanoy na sanoy ka naman dun. Di ba magaling ka dun, pambobola? Bakla, ang kaba naman. Bakit? Birthday niya. Roque, pasensya ka na sa mga nasabi ko kanina, ha? Minsan talaga hindi ko mapigilan yung sarili ko, eh. Kung ano-ano yung nasasabi ko. Nauunawaan naman kita. Alam kong galit ka sa mga taong katulad kong taksil. At kapag tuwing nakikita mo ako, siguradong nakikita mo yung nobyo mong nanloko sa'yo. Hindi. Malaki yung pinagkaiba niyong dalawa. Alam mo, mabuti ka namang tao eh. Tsaka siguro naman, sa pagsumpa sa'yo ni Adelina,
Natuto ka na naman, no? Oo. Kaya gusto ko rin humingi ng tawad sa'yo. Para saan? Palagay ko, hindi ko na mahanap ang babaeng iibig sa akin ng tunay. Wala na akong oras. At maaaring hindi na rin ako makabalik sa panahon ko. Kaya sa'yo na lang ako hihingi ng tawad. Para sa lahat ng babaeng nasaktan at pinaluha ko. Pinagsisisihan ko yung lahat. Sa ngalan ng lahat ng babaeng yon, mapapatawad mo ba ako, Kathy? Alam mo kung ano ang hiniling ko bago ko ipan ng kandila? Humiling ako para sa'yo. Na sana maghilom ang sakit na naranasan mo. Na sana makatagpo ka ng magmamahal at magiging tapat sa'yo. Na sana maniwala ka ulit sa pag-ibig. Akla, kailan kaya tayo makakapagbukas ng shop? Eh si Rocky mukhang hindi na makakabalik sa kanila. Di ba bukas na yung deadline? Wala pa rin siyang nahahanap na babaeng kaya niyang paibigin. Ikaw na lang kaya? Huy, akla, tigilan mo nga ako. Alam mo, ikaw na lang humalik kay Roque. Ikaw ba? Wala ka bang nararamdaman sa kanya kahit katiting? Paano kung hindi magtagumpay itong plano mo? Eh, wala namang mawawala kung susubukan natin eh. Isang halik lang naman. Kung walang mangyari, edi wala. At kung meron... Mawawala ako rito. Makakabalik ka na sa panahon mo. Pero hindi na kita makikita muli. Ano naman ngayon? At least maayos mo na yung buhay mo doon. Mm. Oh, daming arte. Ano ba, halik ka ba hindi? Ayoko umalis dito. Ano? Mahal na kita, Kathy. Rocky naman eh. Ang labo mo. Alam mo yung love. Masyadong malalim ng pinaghuhugutan yan. Hindi porket isang linggo mo lang ako nakasama at feeling mo gusto mo ako, mahal mo na ako. Pero Kathy, mahal kita. At ikaw pa lang ang sinasabihan ko noon buong buhay ko. Pero magkaiba tayo ng panahon. Magkaiba tayo ng mundo. Kailangan mong makabalik sa inyo. Kailangan bumalik na sa dati yung buhay natin. Tsaka kailangan maayos na natin to. Ito na nga siguro yung sinasabi nilang nagtagpo, pero hindi tinadhana. Pero at least nakilala ko siya, di ba? Tsaka kung di dahil sa kanya, hindi ako makakalaya sa heartbreak ko. Naniniwala ka na nga sa love ngayon, tapos tinanggal naman agad sa'yo. Ako ang tragic ako. Kung masaya naman siya at nakuha niya yung happy ending niya,
sa 1926. Okay na din yun sa akin. Ay! Wala. Tira mo nga. Kathy. Roque, anong ginagawa mo dito? Nakausap ko ni si Adeline at humingi na ako ng patawad sa kanya. Sinabi ko kung gaano ako nagsisisi sa mga pagkakamali ko. At itinanggap niya. Paano ka nakabalik dito? Ikwento kita sa kanya. At naiintindihan niya. Kaya niya ako binalik dito, hindi bilang isang parusa. Pero para bigyan ako ng isa pang pagkakataon. Sigurado ka ba? Paano kasi kung hindi mag-work to? Kathy. Kung may isa akong natutunan sa karanasan na ito, ay ang walang kasiguraduhan ng pag-ibig. Kailangan nating tumaya. Bumalik ako para tayaan ka, Kathy. Kaya huwag muna nating isipin ang maaaring mangyari sa inaharap. Ang importante ay ang kung ano ang meron tayo ngayon. Kathy, mahal kita. Ikaw ba mahal mo ako? Mahal din kita, Roque. Nakakapagod to. Lagi lang tayong ginaginito. Nakakawawa. Binubuli. Kaya tayo natatawag na nerds eh. Oh, what's wrong with being a nerd? We are 10 times cooler than those normal people. Are you okay? Not sure yan! I'm Angel. Bakit mo kasama tong nerd na to? Oops! Eh, pal ka talaga, no? Sige! Okay lang sa'yo na nerd ako, na loser ako. I-date mo ako.